Bago tayo magsimula mga kaninuno, meron lang muna akong mahalagang anunsyo. Ang magiging pattern ng ating uploads ay 2 beses na sa isang araw. Every 6 p.m., magdadrop ako ng story about sa kaalaman. Yung regular na ginagawa ko sa araw-araw. At every 12 p.m. naman, mag-a-upload ako ng mga storya na ipinadala ng avid listeners. Yung mga pinapadala ninyo mga kaninuno. Ikikwento ko yan sa channel natin. Para naman sa mga gustong magpadala ng istorya, isend lang sa aking Gmail account. Ang nuno00@gmail.com. Iisa-isahin kong babasahin at pipiliin yon mga kaninuno. Para naman sa mga magtatanong, i-PM ako sa ating FB page, Ang Ninuno. Follow nyo din ako sa ating Instagram, Ang_Ninuno. Sa IG doon ako naglalabas ng mga unang announcement bago ko ilatag sa YouTube para updated kayo lagi mga kaninuno. Lahat ng yan ay makikita sa description box. Yun lamang. Ang kwentong ito ay batay sa aking masuring pag-aaral at pagbabasa. Naway maging bukas ang inyong isipan tungo sa bagong kaalaman. Tawa ng kamatayan, tunog ng ibang nilalang, at buhok na pumapasok sa inyong katawan. Lahat ng ito ay humahantong sa kamatayan. Ano nga bang ibig sabihin ito? Lahat ng yan ay ating malalaman sa 3 lahi ng aswang. Ang una, Coroto, Eastern Visayas. Sa gitna ng masukal na gubat, madilim na kapaligiran, at maalinsangang pakiramdam, makakarinig kayo ng naghango ang salitang Coroto batay sa tunog na kanyang nililikha. Nagmula ito sa Eastern Visayas at Northern Mindanao. Pinaniniwalaan ang kapangyarihan ng lahing aswang na ito. Kaya nitong magpalit anyo bilang isang aso o pusa. Nagtatago ito sa matataas na puno, talahib, o malalaking bato. Ang kadalasang binibiktima nila ay yung mga taong pumupunta sa gubat para kumuha ng panggato, mangaso, o di kaya naman para kumuha ng halamang gamot. Matyaga itong mag-iintay ng kanyang bibiktimahin. Dahil sa angking kapangyarihan, nagagamit niya ito bilang isang salamangka upang malinlang ang tao sa kanya. Siyempre naman, ikaw ba naman ang makakita ng aso o di kaya naman napaka-cute na pusa sa gitna ng gubat? Matatakot ka ba doon? Lalo na kung pet lover ka. Matik lalapitan mo yon at hahawakan. Kaso nga lang, sa oras na mangyari yon, doon lalabas ang kanyang tunay na anyo. Magbabago ito bilang isang napakalaking nilalang. Sasakalin ka nito at ibabalibag hanggang sa mawalan ka ng buhay. Matapos noon, doon niya mag-isang pagpipiestahan ang inyong walang buhay na katawan. Kaya din mag-anyong tao ng Coroto. Ang problema nga lang, ang kaibahan niya sa normal na nilalang, hindi sumasayad ang mga paa nila sa lupa. Lumulutang lang ito. Kaya naman kalimitang nakasuot sila ng mga habang kasuotan para hindi mapansin ang tinatago nilang lihim. Narito mga kanuno, ito ang isang imahe na pinaniniwala ang inatake ng isang Coroto. Ayon sa balita, mga rebelde daw ang pumatay dito.
ginamitan daw ng chainsaw ang kanyang tiyan. Dahil kung makikita mo ito, wakwak ang laman loob nito. At nawawala din ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sabi naman ng mga residente, napakalayong chainsaw. Dahil kung titignan mo yung pagkapunit ng katawan, butas-butas ito. Parang tinusok, tapos hinila yung mga laman loob. Kung totoo man yan o hindi mga kaninuno, syempre, kayo nang bahalang humusga. Ang kasunod, malakat. Mula ito sa mga waray, namumulang mga mata, tumutulo ang mga laway. Mabilis na pagtubo ng matalas na mga kuko, mahabang mga buhok na lumalabas sa ilong, tenga, sa mata, maging sa mga bibig. Ayon sa ulat ni Richard Warrens, nang gumawa siya ng pag-aaral patungkol sa malakat, karamihan daw sa lumalabas na mga teorya, lalaki ito. Ngunit sa kanyang pag-aaral, maaaring lalaki ito o babae. Lubhang mapanganib daw ang creature na ito. Kung ang ibang mga aswang ay palaging nag-aantay ng tiempo, ang mga malakat ay hindi. Sa oras na makita ka nito, walang pag-aalinlangan ka nitong lulusubin. At kung ang ibang mga aswang ay winawakwak ang katawan ng tao, sila naman ay hindi. Batay sa kanilang itsura, hawakan nito ang mga paa at kamay ng biktima at saka ihihiga. Kasabay nun, nakatapat ang kanilang kahindik-hindik na itsura sa mukha ng kanilang bibiktimahin. Bubuka ang mga bibig nito at ang mahabang buhok sa lahat ng parte ng malakat ay papasok sa bawat butas ng katawan ng kanyang bibiktimahin. Sa bibig, sa ilong, sa tenga, sa puwet, hanggang sa masiselang bahagi ng katawan. Yun ang gagamitin niya para sipsipin ang dugo ng biktima, maging ang iba't ibang organs ay madudurog. Ang matitira na lang ay mga buto at balat ng katawan. Narito ang isang larawan, mga kaninuno, kung ano ang itsura ng malakat at kung paano niya inaatake ang kanyang biktima. Totoo kaya ito, mga kaninuno? Ang saklap na kamatayan niya. Tamaan pa nga lang ako ng buhok sa jeep, naiirita na ako eh. Paano pa kaya yan? Kapag pumasok na sa sistema mo, kayo nang bahalang umusga, mga kaninuno. Ang kasunod. Anong pakiramdam, mga kaninuno, kung makarinig kayo ng ganyan sa kalagitnaan ng gabi? Lalong-lalo na kung ikay nasa gubat, sa bayan pa ng malalakas na yabag ng mga paa, na tila ba nang gagaling sa isang napakalaking tao? At kapag lumingon ka sa inyong likuran, doon mo makikita ang isang malaking nilalang na merong isang mata. Kilala ang lahi na ito bilang mga bungisngis o mahintoy sa Northern Davao. Malalaki ang bibig ng mga bungisngis. Yung itaas na parte ng kanyang labi, halos matakpan na ang kanyang buong muka. Meron din itong dalawang malalaking pangil. At syempre, hinding-hindi mawawala sa kanyang muka ang nag-iisa niyang mata na nakalagay sa gitna ng kanyang noo. Maaaring nababawasan ang kapasidad ng kanyang pagtingin, ngunit napapalitan naman ito ng kanyang pambihirang amoy at lalong-lalo na ang hindi matatawarang lakas. Meron pa ngang isang sikat na kwento tungkol sa bungisngis. Merong tatlong magkakaibigan, ang matsing, aso at kalabaw. Sa paglalaro ng tatlong magkakaibigan sa kagubatan, naistorbo nila ang pagpapahinga ng bungisngis. Kaya naman kaagad itong nagalit sa kanila. Pero imbis na sumigaw ito, tumawa ito ng napakalakas. Habang yung tatlong magkakaibigan
nagtago lang sa likuran ng isang malaking bato. Ang akala nila, yon ang magliligtas sa kanila. Nagulat na lang sila nang buhatin ito ng pungisngis. Mabilis na katakbo ang unggoy at ang aso. Habang ang kalabaw naman ay walang awang binuhat ng bungisngis. Ibinato niya ito at ibinaon sa lupa. Habang ang dalawa naman ay patuloy niyang hinabol. Naniniwala naman kayo mga kaninuno sa mga kasabihan sa katalinuhan ng matsi. Bagamat merong pambihirang lakas at pang-amoy ang bungisngis, utu-utu daw ito. Dahan-dahan siyang nilinlang ng matsing at inilaglag sa bangin na naging daylan ng kanyang kamatayan. Ito ang pinaniniwala ang itsura ng bungisngis. Ang saya niya, di ba? Sana all. Kayo nang bahalang humusga mga kaninuno. Kung totoo nga ba ang tatlong lahi ng aswang? Okay. Mga kaninuno, kung meron man katotohanan ang mga ito, hindi natin alam. Wala pa namang nakakakita sa atin eh. Pero kung meron mang nakakita sa inyo, i-comment nyo sa baba. Masaya akong babasahin yan. Diyan ilagay ninyo sa ating comment section. Pwede kayong magdagdag ng mga experiences ninyo tungkol dyan. Pwede rin kayong mag-suggest mga kaninuno nang gusto nyong i-research ko. Alam nyo namang malakas kayo sa akin eh. Pero mga kaninuno, isa lang ang patunay sa akin para dito. Napakatalino ng mga Filipino para makapag-isip ng ganitong mga bagay. Hindi kasi basta-basta maiisip ito ng normal na tao. Lalong-lalo na kung mahina ang imagination. Speaking of imagination mga kaninuno, naniniwala ba kayo sa third eye? Alam nyo ba yung feeling kapag bukas ang third eye? At higit sa lahat, alam nyo ba kung paano buksan ito? Saka, anong connection ito sa imagination? Lahat ng yan mga kaninuno, ay malalaman ninyo sa susunod nating istorya. Tungkol sa ikatlong mata! Nga pala mga kaninuno, uulitin ko lang. Ang magiging pattern ng ating uploads ay 2 beses na sa isang araw. Every 6 p.m., magdadrop ako ng story about kaalaman, yung regular na ginagawa ko sa araw-araw. At every 12 p.m. naman, mag-a-upload ako ng storya na pinapadala ninyo sa akin mga kaninuno. Yung pinapadala ng mga avid listeners natin dyan. Shoutout sa inyo. At para naman sa mga gustong magbahagi ng istorya, isend lang sa aking Gmail account. Ang nuno00@gmail.com. Muli, babasahin ko yon at pipiliin ko yung istorya na ikikwento ko sa channel natin. Para naman sa mga magtatanong, huwag na doon sa Gmail account. Mag-PM na lang sa aking FB page. Ang pangalan ay Ang Ninuno. Follow nyo din ako sa aking Instagram account, ang_ninuno. Sa IG doon ako kalimita naglalabas ng unang announcement bago ko ilatag sa YouTube channel para updated kayo lagi mga kaninuno. Lahat ng yan ay matatagpuan sa description box. Nandyan lang yun mga kaninuno. Pakitignan na lang. Sa mga susunod naman na mananalo, sa mga tanong na inilalagay ko, ilalagay ko yung picture ng pangalan nyo kasama ako. I-upload ko yon sa FB page natin at Instagram. Yun lamang mga kaninuno. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Ang tanong naman para sa content natin ngayon mga kaninuno. Ano ang itsura ng bungisngis? At sanhi ng kanyang kamatayan? May connection ba ang bungisngis sa susunod nating content na third eye? Ganon pa din mga kaninuno, ang pinakaunang comment na tamang sagot, siya ang mananalo. Lagi lamang nating tandaan mga kaninuno, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante.
Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at logika ay ginagawa tayong arugante. Yan lamang. Bye!